Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Panengka mo nagpaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Oras sa alas 6:03. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong nga buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome lang atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa 25 na sa bulan sa Agosto 2021. Kumusta mga katinig? Ubay-ubay na itong hisgutan sa kanatibukan ng atong programang Tinig ng Bayan. Og padayon gyapon no ato ang ginahimo nga monitoring karon sa kaso sa COVID-19 diri sa atong nasod, kung diin padayon ang pagsaka sa iha pa sa COVID-19 dili lang diri sa tuang probinsya, kung dili mga katinig sa tibuok nasod ang dili maayo niini. Padayon kita nagapanawagan sa tumang katawhan nga magpabakuna, apan dunay mga ligawas nga mga pagtuon nga sumala pa ang efficacy rate mga katinig sa Pfizer o AstraZeneca, no? Nihinay sumala pa aron batukan kini nga Delta variant sa COVID-19 sigon sa pagtuon dito sa Oxford. Nako. Sumala pa ni Sarah Walker, professor sa Medical Statistics o Epidemiology, makahatag man sa gihapon og proteksyon sa mga fully vaccinated na. Apan ang dili maayo niini mga katinig kay dili gyud 100% maprotektahan ang mga nabakunahan, no? Gani ginaauhag ang ato ang mga kaigsoonan nga magpabakuna gyud og humanon tong duha ka dose, no? Kay aron na mabatukan kining naasoy nga COVID-19 sa Surala, South Cotabato. Dito unang dito nakita tong isa ka variant sa Delta variant sa COVID-19. Hinungdan gipailawom sugod gahapon hangtod sa 31 ang hard lockdown, no, sa usa ka lugar di sa Maya, Surala, South Cotabato. Nagkaduol kini nga Delta variant sa COVID-19. Sa Kinabawan City natala gahapon 23 ang bag-ong kaso. Unya sa tibuok probinsya natala ang 77 ka mga bag-ong kaso, sa tibuok region o Sokxarjan region 362. Unsa ba ka importante kining bakuna? Nganong kinahanglan magud kita mabakunahan? Aw, labungol lang kita sa mga rason niini. Labungol na po kita sa mga hinungdan sa mga dili gusto magpabakuna tungod sa ilang pagduwa-duha, no? Pero unsabay mas maayo og hangtod asa ba, no, ang bakuna nga ginahatag sa tua? Unsaba kini ka ligon? Nasa linya og atong nga makaubay karong butaga si Professor Ramon Delino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning. Yes, magandang umaga. Magulang din sila sa mga nakikinig. Oo, gumaganda na sana yung takbo ng bilang ng maraming nagpapabakuna. Kinakapos tayo ng supply, pero may mga lumabas naman ng mga pag-aaral na humihina daw yung efficacy rate ng ilang mga bakuna gaya nitong Pfizer at AstraZeneca laban sa COVID-19, particular na ng Delta variant. Mukhayatang negative ito ang nasabing balita, no? Yeah. Actually, this is just one of the many studies, no, na namo-monitor natin, no. In fact, marami pa talaga mga studies na ganoon. Kasi nga itong vaccine nga na ginagamit natin, nasa emergency use lang, no. Except yung Pfizer, no, na approved na for commercial use ng FDA ng US. The rest, no, tayo dito sa Pilipinas, emergency use authorization lang yung ginagamit natin, no.
So, ibig sabihin, no, patuloy pa rin yung pag ano eh, patuloy pa rin yung pag-develop, patuloy pa rin yung pag-study dun sa epekto ng ano, no. In fact, hindi nga natin alam, no, kung hanggaano katagal itong epekto ng ano, ng vaccine. Kasi hindi pa ano ba, hindi pa nasasakop ng ano eh, ng pag-aaral 'yon. So, ang importante lang kasi yung tinitingnan nating numbers, no. So, dun sa mga nabakunahan, ilan na ba yung ano, ilan ba yung lumala? Ilan ba yung namatay? As compared doon sa mga hindi nabakunahan. And malinaw na malinaw no, kung titingnan natin na ano na ang layo ng difference no doon sa mga nabakunahan sa hindi nabakunahan. Yes, magkakaroon ka ng ano ng infection, magkakaroon ka pa ng COVID, kaya nga ang sabi sa atin kahit na fully vaccinated ka na, patuloy pa rin tayo sa pag exercise ng health protocol kasi hindi siya ano no, hindi siya talagang ano fully no na hindi ka. Ang ano niyan ang magandang ano niyan ang magandang scenario na sinasabi nila na parang bulletproof lang yan eh. So hindi ibig sabihin na naka-bulletproof ka pupunta ka sa isang laban hindi ka na magtatago, hindi ka na mag-iingat. Tatamaan at tatamaan ka. So, pero yun nga, meron kang protection. So ganun lang yung ano, ganun lang yung scenario na tinitingnan natin, no? Na it's a protection, no? Hindi siya 100% pero yun na nga dito sa Pilipinas based dun sa recent na nakikita nating numbers hindi dumadating doon sa ano no sa serious case. Kasi yun lang naman yung ano yung kailangan natin no na hindi siya dumating doon sa serious case para hindi mapuno yung ating mga ospital para ma-accommodate pa yung mga kailangan niya. Accommodate na ang lalabas nito parang ordinary trunk kaso na lang yung epekto sa iyo rather than yung ma-hospital ka pa. Ito rin yung dahilan prof kung bakit hanggang sa ngayon maraming nagdadalawang isip no ng mga kababayan natin. Prof. Ito rin yung hello prof. Okay. Hello. Opo. Ito rin yung dahilan kung bakit marami tayong mga kababayan nagdadalawang isip na magpabakuna at hindi pa rin kumbinsido. Dahil nga sa ganun, hindi sabi nila pilosopong ano eh, statement na hindi pa rin tayo talaga kaya protektahan 'yan. Kaya mas mabuti na hindi sila magpabakuna dahil natatakot sila sa masamang epekto. Kasi sa nakita nila at narinig sa mga kapitbahay ng mga nagpabakuna, mayroon talagang epekto. Yung iba naman ay wala, no? Pero ito yung laging nakatatak sa isip nila, yung mga nauna ng negatibo. Kaya kung tingnan mo ngayon, hanggang ngayon, mababa yung response ng ating mga senior citizen na magpabakuna. Yeah, ano ba? Kasi yung mga problema talaga no kasi medyo may naka-meeting din ako ng mga senior citizen. And karamihan talaga doon sa ano no, doon sa mga ayaw pabakuna, eh naunahan ng ano eh ng mga fake. Natak, oh, negative. At saka ang hirap ng ano, ang hirap ng bawiin yung fake nila. Of course, hindi naman natin sabihin na hindi ka na talaga tatamaan kasi tatama na tatamaan ka kung hindi ka nag-iingat, no. Yun lang ang ano lang natin, ang point natin doon is that hindi na lalala yung sakit mo, no. Parang ordinaryong trangkaso na lang siya. So, ganun din yung magiging epekto no doon sa mga ano, doon sa mga kasama mo sa bahay kung ano rin no, kung vaccinated na rin na dapat kasi hindi na talaga maalis ng virus eh. Nandito na talaga 'to sa atin. Yung ayun sinasabi nga natin, post-pandemic situation na yung tinitingnan natin. So, yun na lang is how do we manage itong ano no, itong virus na 'to. So, kung nandito na siya, paano natin pahinain? So, hindi siya mawawala pero papahinain natin na ang epekto na lang sa iyo ay ordinaryong trangkaso na lang. Kaya yun nga hindi natin maintindihan bakit sila natatakot, no? Yung ano rin, mga ganun din eh, may marami din tayong naririnig nun. Doon naman din sa brand naman yung kanilang reklamo. Kasi nga, may mga yung mga iba't iba daw. Pero kung titingnan din natin, no? Doon sa data ng ano sa data ng DOH hindi naman nakalagay doon kung anong vaccine yung ano no yung tinurok doon sa nagkasakit ng COVID no pero nandoon pare-pareho lahat yung ano pare-pareho lahat yung epekto na hindi lumala yung kanilang sakit hindi na sila na hospital no ano lang no either asymptomatic lang or kung may naramdaman man sila hindi ganoon kalala na kailangan nilang ma-hospital. Kagaya ng ginawa nung ano ba 1800s na kung saan ay nagkaroon din tayo ng flu pandemic, di ba? Yeah, so ganoon din kasi nung umpisa din, yung flu din pandemic, talagang malala din yun. Mas marami pa nga namatay ng Spanish flu. Parang ganoon din yung ano, ganoon din yung scenario dito, no. Yun lang. Medyo mas naano nung time na yun siguro wala pang ano eh, wala pang fake news eh, wala pang internet. Oo, wala pang so, internet. Siguro, naniniwala sila sa mga eksperto. Sa ngayon kasi mas maraming eksperto sa internet kumpara doon sa mga eksperto talaga sa vaccine. Oo. So yun yung medyo nakakalungkot, no. Kasi nga nanaunahan sila ng takot, no. At the same time, ako rin kasi nung una din ako ano, nung nagpa-vaccine din ako, nung
muna ang ano, anong magiging aspekto sa katawan ko, tapos ah, masakit ba to, kasi karamihan din talaga doon kasi nag-ano tayo, nag-volunteer tayo sa isang vaccination center at nakakausap natin yung mga nagva-vaccinate, medyo tumataas din talaga yung kanilang ano eh blood pressure kasi nga yung ano yung may marami silang iniisip, no. Eh sabi ko after ko na ano, after ako na bakunahan, sabi ko na wala naman talaga, no, hindi mo maramdaman na ano, no, na may pumasok na vaccine sa iyo. After nung wala din ako naramdaman na side effects, so sabi ko bakit kaya sila natatakot, no? Pero marami, pero prof, ang isa sa ano kasi nakadagdag din sa takot nila at pagdadalawang isip. May mga health expert din kasi nagsasabi na mayroong masamang epekto yung bakuna. Yeah, yun pa, no? Kasi may mga kilala din tayo, no? Talaga, mga doktor pa talaga na hindi pa rin nagpapabakuna. And ang and one of the reasons, ano rin, religious reasons din. Na parang it's ano, no? Antay daw sa religion nila. Sabi ko na, kasi ang dami nga nilang naririnig, no? Na ito daw, ay ano, ito na daw yung sinasabi sa Bible. Kaya sabi ko na, eh, ang dami yung pinapaniwalaan na ang iisipin na lang natin paano makapag-survive, no? Ikaw mismo, yung pamilya, yung community, na siyempre kung ikaw isa ka na doon sa mga protektado, no, na hindi nalalalang sakit, most probably, no, hindi ka rin makakahawa ng mas matindi pa. So yun na lang yung iniisip natin. At kung tayo lahat ay protektado, can just imagine, no, na hindi na tayo, although magmamask pa rin tayo, no, pero hindi na tayo restricted kasi hanggang ngayon restricted pa rin. No? At patuloy pa rin mangyayari itong ganito, no, na every time natataas, every time na magkaka-surge, eh ikukulong na naman tayo sa ating mga pamamahay. And it has been ongoing, no? Magdadalawang taon na tayo, no? Mga 6 months lang, magdadalawang taon na tayo. Eh ang hirap ng ganito, no? And I don't think our economy will be able to survive kung patuloy tayong magkakaroon ng ganitong mga lockdown. Sa ngayon, ano po yung nakikita ninyong takbo ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa? Pinakalas kahapon na mahigit 14,000, ano? Yung pinakabagong kaso ng nakaraang araw. May natalang more than 16,000, merong mo natalang more than 15,000. Ano yung nakikita ninyo ngayon, Prof? Yeah, ang ako na I believe yung sinasabi ng OCTA, no, na medyo tataas pa talaga yan kasi nga yung ang lockdown naman nasa ano sa Manila lang yon. Ah. And medyo bumaba na yung kaso sa Manila pero yung ang problema natin sa probinsya sa pa rin. Probinsya. Oo, lalong-lalo na dito sa ano, no, Northern Mindanao at Central Visayas, no. At of course, yung ano, Central Luzon na medyo populated, Calabar Zone. Yun talaga medyo matataas, no, yung Cavite. Yun lang yung problema natin kasi nga ang lockdown natin is nasa NCR lang. Hindi naman kasama yung lockdown sa mga ano, no, sa mga probinsya. So we will expect na tataas ito. Ang ano lang talaga natin is that hindi talaga ma-overwhelm lang yung ating mga healthcare facilities. Medyo binabalik na naman nila, no, itong tinatawag na granular lockdown, no, kasi tulad ng yung balita mo kanina diyan sa Surala, pero ang problema natin sa granular lockdown, late naman tayo sa ating ano, no, sa genome sequencing natin. Most probably yung lumabas yan sa Surala last month pa yan tinest. So kung mag-granular lockdown tayo, most probably medyo too late na. So siguro another thing na kailangan nating tingnan is palakasin natin yung genome sequencing natin. Tulad ng unang problema natin dito sa Pilipinas last year, na wala tayong testing. Yun, yung problema na testing. Ngayon may testing tayo, ang problema naman natin yung genome sequencing to determine yung mga ano variants ng COVID na tumatama sa atin. So parang bumabalik tayo sa square one. Hopefully, hopefully makikita natin, no, na as we go along, kasi medyo mabilis na rin yung vaccination eh. Yun lang, ano, itong August, medyo bumaga lang yung pagdating, pero medyo may ano pa naman tayo, no, sufficient yung supply natin. So hopefully, makakahabol. Right now, we are looking at the average ng 20%, no, ng target per, ano, per region, per province. So siguro, konting, ano pa, no, konting bilis pa, no, para at least by December, at least 50%, no, mabakunahan natin at medyo mas makakaluwag-luwag tayo ng konti at mas maganda yun para sa ating ekonomiya. Aha. Prof, maraming salamat sa panahon na binigay mo sa ating programa. Magandang umaga ulit. Maraming salamat, Mark Farger. Stay safe pa tayo. Thank you so much po. Si Professor Ramon Abellino Jr. sa Ateneo de Davao University. Ano na yung mga pagtuon na ginahimo karon ng Department of Health kung DOH nga posibleng kuno pamubun, no, ang quarantine period alang ngadto sa mga fully vaccinated nga mga medical workers nga na-expose sa COVID-19, no. Kini para sa ato ang mga medical workers kay kinahanglan gyud kayo sila mga katinig, no. Sa kasamtangan diri sa tuwa sa syudad sa Kidapawan, ang update diya sa may barangay Sibawan,
humanang ilahang katong na-extend, kapilan na-extend katulo, no? So, nahimo nga 15 days ang ilahang focus containment. Apan, nagpadayon karon ang quarantine. Oo. Dito sa 14 days quarantine sa mga naunang nagpositibo sa COVID-19. Sa gipagawas nga real-time daily census, no, sa COVID-19 diri sa Dakbayan sa Kadapawan, pinaagi sa City Epidemiology Surveillance Unit, tulo ka barangay paghihapon ang dunay taas nga kaso. Kining barangay poblasyon, no, nga adunay 89 unya ang barangay Lanao 38 og ang barangay Sibawan. Sa barangay Sibawan, ang atoang nadawat nga information, so gidungagan pa og pila ka adlaw ang pag-quarantine, no, pag-quarantine sa mga dugang mga nagpositibo sa virus, mga katinig. So at least kung imong tanawon ang situation sa Kadapawan, out of 40 barangays, 27 ini ang infected, no, sa virus. Unya, doon na po yung mga pila ka barangay nga negatibo ang kaso. Pero kung imong tanawon, 285, ha, ang kasamtangang aktibong kaso, di ka maalarma niya na. Ang pinakadaghan ni ini, mga katinig, local transmission, 264, no? 21 ini ang apur o kining authorized person outside the residence. Pero sa 264 ka mga local cases, pinakadaghan ni ini nagtinakdanay na alang sulod sa panimalay. Oo. Wala kinahanglan na mag-face mask gid mo, no, sulod sa inyong panimalay kung nagduda mo. Nga dili maayo ang inyong kondisyon o gado na may giadtuan. So importante, importante pod, no, ang physical distancing mo, aning sitwasyon karon nga nagapalayo sa matag usa. But anyway, wa tayo mahimo, kinahanglan buhaton karon maprotektahan lang ang bawat ang kada miyembro sa kada pamilya. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:20 na, mga katinig, ang atong oras. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit ba? Noon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung di-try ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga noon daw nga inigatip ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo. Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo. Ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:23 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni programang Tinig ng Bayan. Dawat kita ga-report na sa linya sa atong komunikasyon si Tinig Tresel Lizel Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Yes, Kalizel. Yes, sa Kaloy, maayong buntagi, labi na sa tuwang mga suking tigpaminaw. Giduso karon sa legal office sa Kinapawan City, nga ito sa Office of the Prosecutor, adlaw Lunes. August 23, ang 12 counts of falsification of public documents batok sa tagiya sa usa ka massage parlor sa syudad. Sa pakiginabi sa Tinig ng Bayan, kang Information Officer Attorney Paulo Evangelista, isang at nila ang kaso human nila nasuta nga gitamper sa tag-iya sa spa ang perma ni City Health Officer Dr. Jocelyn Incienzo. Nagipresentar ni ini nga medical clearances sa 12 ka mga trabahante ni ini aron maapil sila sa mabakunahan bato COVID-19 ubos sa A3 category. Ania ang pakiginabi sa Tinig ng Bayan News team kang Attorney Paulo Evangelista. To be considered nung i-falsify mga public document by our City Health Office. So lagat ng direktiba itong mayor supported by our IATF na hindi po depende pasagdan. Number one, Kalizel? Yes, sir. Ah, medyo hilay, no? Ang atuang audio sa iya, ha? Sige. Okay lang sa madungog pa na po, sir. Okay. May musunod, pamalisan, we will act on it. Kitamper niya ang data sa patient's name. Ayan, i-photocopy ang perma sa doktor sa pasilihan officer. At sa babaw, ayan, i-fill out. Deny man eh, noon ay affidavit ng pasilihan officer. Gideny niya na iya atong penmanship at atong sulat. So, yes, Kalizel. Saysay pa ni Evangelista Kaloy, kasagaran sa ilang gisumite ng mga medical clearances, photocopy na ugsuwat kamot lamang. Atong gisulayag buha ang panig sa tag-iya sa massage parlor. Apan ni dumili una kini sa paghatag ug pahayag kabahin ni ini. Nahitabo Kaloy ang insidente sa Notre Dame of Kinapawan College o NDKC Vaccination Hub. Gipugos matod pa o gihulga sa tag-iya sa spa ang mga empleyado sa City Health Office. Dihang wala mabakunahi ang mga empleyado ni ini. Busa, gipagawa sila sa vaccination hub. Wala giapil sa kaso ang mga empleyado sa spa. Dili usab sila blacklisted matod pa ni Evangelista sa pagpabakuna. Hinuon, gadepende ang city government sa ginahatag na listahan sa DOH-12 sa mga nakaschedule na mabakunahan likay sa pagdinasukay. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Nagang salamat, Kalizel, sa nasoy nga update 6:27 na mga katinig ang atong oras. Mga kayo pan mas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium muabag pag asenso ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kabayo, kanunay pagkana o MM Feeds Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan.
ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang ihang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipainom og Yaki Vitamins, niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil, nakaron niya basta nang taon sumubos na entaon. Yan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil, epektibo gyud na sila mga higala, busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Alang sa inyong mga panginahanglanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makitaan sa Joverlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kidapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:31 na itong oras. Patayin kita ng itong programang Tinig ng Bayan. Kagahapon, no, sa update sa provincial government, gisugdan na ang consultation o hearing, no, para sa umaabot nga pondo sa kada provincial offices sa probinsya sa Cotabato. Og dungan ini mga katinig, padayon pagkaroon ng pagpangandam sa tuang provincial government para sa pagpatuman kay next year, no, 2022. Ipatuman na kining mandana sa ruling kung kahinumduman mga katinig ato kining nahisgutan uban si Attorney Jojo Alabe kung diin ang pondo gikan national maghatag og dakong pondo sa local government units, no, nga aron magamit sa pagpatuman sa ginilaing mga programa karon para mas masabtan kini, mas ginaog pa dito sa barangay, kay ang matag barangay adunay dakong partisipasyon sa pagpatuman sa mga proyekto sa gobyerno. So ang dakong hagit karon, no, kay next year man ipatuman kini, doon na ba'y enough nga pondo ang ato ang national government kay nakakita sa pandemya karon? Ilawom dito mga katinig sa Article 10 Section 6 na sa 1987 Constitution kung diin gitagaan og enough nga pondo, no, ang ato ang mga LGU
human na daog ang kaso ni Mandanas, no, nga ipatuman ang paghatag og dakong pondo sa mga LGU aron ma-feel sa mga katawhan ang gobyerno o ang mga programa ni ini. Mas maayo sa provincial government atong hisgutan kini uban karong bundaga ang legal consultant sa Office of the Provincial Governor, si Attorney Nicky Marasigan. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, sir. Good morning po. Good morning po sa mga nagpaminaw sa Joy FM. Sa inyong programa. Oo. Mahayong buntag, City of Kidapawan, Provincial of Cotabato. May nga buntag, sir. Akong nasayran, nagabarangay to barangay nakakaroon para ipasabot na sa matag barangay, no? Ang unsang mamahingo nilang papel kalabot ni ining pagpatuman sa Mandanas ruling. This time, kumusta? Unsang update sa mga preparasyon ni ini, sir? Paunsa ba nato ni ipatuman next year? Yes, sir. I was tasked by the governor, of course, na para maka-assist sa mga barangay in preparation sa full implementation sa aning Mandanas sa by 2022. So magsugod man good ni sa labo na sa ilaha, sa lang prepare na nila silang AIP sa annual investment program nila. Magutangan na nila ni siya programa kay kaning manggo Mandanas sa parola na to para masaptan sa atong tigpaminaw na kaning Mandanas ruling na implement by 2022 is that masakaan ang ira sa bawat LGU. Sa barangay naman, ilang dira, masakaan ni siya. More or less, mga nasa mga 27% ang isaka. Hmm. Kaya katungman ko sa previous nilang share, ang computation sa national sa atong share, manggot sa atong ira, is based lang dito sa mga atong other revenues lang, to sa normal revenues lang sa BIR. But because of the Mandanas ruling, katong mga custom duties na makolek sa national government, matagaan na po share ang atong mga lokal, ang LGU. So muna siya ang pag-devolve, hindi lang sa authority, sa local government, in relation anin sa local government code na devolution, kundi pati na po itong sa share na to, sa itong ira, pati na sa fiscal na pwede siya itong pasabot sa kwarta na devolve para sa ito sa local government. So gusto sa local sa national government na kay kanin madungaga ng pondo, dili po gusto na maragmasyak ang atong LGU na bisog magod siya na masubra ang atong pondo pero mag-less ang atong program. Correct. So bad budgeting po na siya. So to make sure na dili magkaroon ng problema sa ana, so gusto sa national government na matabangan ang atong mga local government labon at barangay na makaset na sila mga program sa intended for their additional funds because of this Mandanas ruling. So nagtuyok na, ginatabangan na to sila sa ilang mga preparations, ilang budget for 2022 para makaalap na sila for this. Kung ilang panik sa infra, sa ilang social services, ilang na mapuperahan daan para masakto. So dili magkaroon og mga natawag na itong mga ma-over ang budget pero less ang spending. So, unsang ginapasabot ninyo sa ilaha, sir? Unsang klaseng mga proyekto? Okay? Kasi kung imong paminawo na mga line agencies, for example, Department of Agriculture, sumala nila adunay dakong pondo alang ni ini, no? Yes, kita sa barangay, nakafocus kita sa actual nga implementation sa mga proyekto o kinipod ginabantayan sa matag residente kay kabalo sila nga kining pondo gikan sa gobyerno nga kinahanglan pud nila mapakinabangan o dili po dapat nga maadto lang sa mga supporter lang sa mga lideres nila, no? So pausa nila paghanay kining naasoy nga mga programa nga pondohan. Nga no muna siya dapat mabuhatan nilang mga programa, kunyari sa ilang infrastructure project, sa ilang social services. In response lang gihapon, sa mga COVID-19, kay makabalumantan na itong karon, hindi pa man na ito maingon na wala na tayo buhatan ano sa pandemic because padayon lang gihapon na ito bang na itong problema. So mabutang lang gihapon na sa ilang mga additional dito na mga programa in response to this pandemic. Tumutong ilang i-plaster dapat na siya. Importante lang, matagaan sila sa proper computation na muning additional funds sa inyo. So, saan nyo siya program? Asan nyo siya dapat ibutang sa inyo? Ito na ilang mga priority project. And from time to time, dapat mag-set up na gud sila sa ilang mga programa, sir. Gawas ni ini, kung asan nila ibutang ang programa, dapat maliquidate po ng tarong, no? Kay... Of course, importante na siya. Importante na siya. Mabuta na ang, di ba, sa tumanggol sa rules of budgeting na to, sa operations, sa local manual for budgeting, dapat magtakto ang imong pag
pondo. Dili man pud pwede na daghan pag kag savings at the end of the day kay dili baya ang gobyerno ginaano na dapat termina ay savings. Mm. We are not no ba tawag dili na to ana. Dili ma mahutdan. Oo, I mean, is kanang dili na pwede sa sobra-sobra po nang dili na ito magamit ang pondo. Kaya expected na magamit na ito na. Siya, hatag na sa gobyerno pala ipaabot sa tao. Bad budget yung matong mahitabugod na mag-subscribe. Ay, wala na muna gamit. So, pasabot, wala na muna deliver ang social services sa tao. Oo. Kay, naman ko din yung mga panghitabo sa, for example, panahon ni Pinoy. Panahon ni Gloria, katong mga savings nga wa magamit pag-abot sa December gibahin-bahin, gihatag mga bonuses bisag unsa, pero paglingkod karon ni Presidente Duterte lahi, pag dili mo lang gamit, managot ka. Should utilize the budget na gihatag sa to sa gobyerno. Pasabot, maabot din sa tao, mas magamit siya pinaagi sa mga infra, magamit siya sa mga basic social services, magamit siya sa mga other programs in relation sa kana sa livelihood mga projects pwede po na kuno sa magamit. Mm-mm. Kay basin mo anang ubang mga barangay ay subang kwarta di nato gastuhon ni ato ni bahin-bahin ni inigabot sa December. Di ba? Mo na rason nga ano ginapatugi ano gyud even ang national government nagdi sa gilingon na joint coordination with the national ano nagdaog ang atong mga national agency para mag-coordinate with the local na ang ani ang mahitabo sa inyong pondo na ami mga programa na ma-suggest, ma-introduce sa inyo ha, na kamo, ano, dawaton ba din nyo siya, iputang ba nyo siya iputang, ano, nagnaog, ang TESDA, nagnaog, ang even ang DPWH, diba, nagnaog sila for the engineering, diba, signapin yung mga infra projects ato sa LGU, so, mo po nila suggest, so, pati ang national government, yung staff, ay, ang mga agency, I mean, wartas na dapat mag-assist sa local government because of the revolution tungod ani man sa ruling by 2020. Pero sir, mga dakong mga nakita nato no, posibleng doon may tabo ng mga conflict o mamahimong scapegoat pod no sa mga local official. Halimbawa, doon na kay road project, farm to market road. Moana nga mabiyaan, moingon dayon ang barangay. Ay dili na sa mua. Sa municipal na, may mga ng municipio, ay di na sa mga sa provincial. Then may mga na provincial, ay di na mga national. Muna yung mahitabo kasagaran, nga dili na ito balaan, kay kinsa na ito i-address kining problema sa itong mga katauhan. Kay kini, naitabo na niya sa daghang panahon. So, pinaagi ba ni ining Mandanas ruling, ma-resolve ni? O paunsa ba na ito pag-pondo sa mga proyekto nga dili ta ipasa-pasa, nga nahurot ng kwarta, unya, ginahimo nilang, rason na lang. Kana naman sa ingana ng mga problema, makita man tinatuna sa COA. Okay. Kaya unang-una, makita man na itong document at pagkisay nag-submit ito in relation to that project. Tapos nga nagbitaw din ang mandate na sa balaod karon na pag na-i-project, dapat ibutang limang source of funds. Nakabutang ka itong notice, itong tarpulin na makita na ito sa every project. Uh-huh. Pero ano ito makita, as kay kinsa na siya na project. Para dali kayo na tumumalan, na kaning project na niya, ano niya, punduhan sa isa kikinsag agency. Mm. Pero kanis mandatas ruling, isa po ka, ano, nagnaog ang national para maklaro po niya, kanang ginatawag na ito, dili magduplicate ang project. Correct, oo. Kanang napunduhan na, naanis siya ipundo sa DP, tapos makapatan siya program sa LGU, sumupo din, ano na i-coordination. Eh basing magka-duplicate ang source of funds. So dapat pala sa pagsugod. Pero katong sa imong gingon na at the end na magkisay mag-take of responsibility kay wala na human ang isa ka programa. Lahi po na siya na proseso. Lahi po na siya sinto na sa auditing na ito makita. Mm-hmm. Or makita na ito na kinsay source. Magtanawa na ito. Oy, high slippage na eh. Kinsa man yung agency nag-source ane. O, di may bala na ito karon. Kasi managot na kontraktor. So unsay participasyon ni sir sa atong mga yanong tao, ordinaryong katawhan? Dako kayo sir, kay unang-una of course kana atay mga tinatawag na to organized mga or ato mga organized na mga association ba sa atong kanya-kanyang barangay. So dira man gud magsugod sila man gud ang una gid makapil ba na maninhanglan ni ani abot nila sa barangay kay kapitan kay tawa na ka pwede ba nato ni pa priority kay kani man gud na mga project like sa itong mga farmers association. Sa usually ako sa akong tuyok sir is makita na ako karon is naapod ang mga kapitan sa mga ano
sa mga infra po nila nakitanda yun. Kaya gusto po nila na sa barangay level, takot sila yung mapaabot tayo na sila mag-direct daw, mapaspas po daw. Kasi siyempre kung magpaabot po daw sila sa nasyonal o sa province o sa city o sa munisipyo, kinakailan pa man ako di ano ang every barangay. Pero alas karon, kung naabot sila sa sariling pundo, makaano po dahil sila na, oh, kanya po na among buhaton dahil directly, ikakinaman mi pundo, muna among buhaton. So na ay mga ang mga kumadong, isang baron lang gihapon sa mga farm to market roads, na lang gihapon ang hanging bridge, na lang gihapon yung mga other infra, water system. Mabuto isa po na ginasturyahan, eh, because lagi na, naapod ito yung mga barangay pa, naapay area sa mga barangay, na wala po gihapon nakaabot ang tubig. Correcto. So, pero naa sila yung source of water sa ilang, sa ilang lugar. So, mabuto isa po lang gitanaw ng barangay water system po, na isa nilang maging unang punduhan in relation to Mandanas ruling. So, nakuha po na siya, sir, kay kana, kabugoy diretso din makapundo. Makapundo mo sa inyong project of work. So, okay na. Dali na lang yun na siya ma-implement tayo ng project considering na naging pundog ikan mismo sa barangay. Oo. Kung atong tanawon, sir, dako kay siyag tabang, kay kung tanawon ni mo sa budgeting sa Department of Finance, sa ilang competition, mo increase og 27.61%, no? Yes, sir. Oo, yes, sir. Sa kasalutangang budget nila. Oo. Oh, sa kada LGU, buot pasabot ni panaog po dito sa barangay. Kung pila ang gidawat nga porsyento sa LGU, mo po nang sa barangay level. Oo, moto siya kay ang barangay pila man sa LGU. Oo. So, ang buot pasabot ni ini magbaha og kwarta og pondo gikan sa national government. So, yes. So kinahanglan ang location sa one day. So kini ato nang gipangandaman na dapat kini nga proyekto kining tuiga, kini siya ang pondohan. Ang dakong question diri karon, sir, kay kabalo man ta nga daghang gyud kayong mga kurakot ng mga barangay official, no? Buya. Ang atong lang diri, makasiguro kita nga protektado ang pondo nga mapadulong dito sa katawhan sa proyekto nga gipunduhan. Paunsa pod nato ginahimo kini nga para makasiguro kita nga mapatuman. Advance lang kayo ta mag-isip pero nagkakaita bo manggod. Isa ka dili maayong example dere katong kainumduman nga katong wala pa nahimo ang sistema sa paghatag sa pantawid pampamilya atong four piece no nga kasasisan sa gobyerno ginapahakan ta man gani sa mga barangay official nga gamay ra kayo ana ba sumo ni isa sa mga example nga nakita nato. So ang atoang tumong dere karon paunsa po nato paprotektahan katong kwarta nga ibubo ihatag nato sa mga barangay. Oo. Adar, sir, abalo man tanaman ito yung mga ahensya sa gobyerno na nagkatanawan eh. Pero kanima kung information dissemination ginahatag ano yung relation to Mandanas, makita nato na gina-aware na ito ang mga tao na naiinganin na pundo mo abot sa itong lugar, sa itong barangay. So kabalo man tanaman ito yung mga hotline karon, diba? 888 na pwede maka-report directly kita mga tao dito sa national government sa Malacañang mingunta presidente ang amo Mandanas nagyatong ano wala na mo na tila wala na mo makita andere ampot asa na ato so ba makita na to na ibiyak kami dito sa province from time to time nagatubag bi mga 888 complaint kay halos manggod pati ang mga tao mga reklamo sa mga barangay reklamo sa LGU pero aga po man ipasunod well, sa 888 dito sa province mura kami ang mudawat then kami na lang po mag-distribute sa reklamo paabot dito sa mga lokal sa LGU sa barangay. So makita nato daghang kay pamaagi karon na ma-check nato. Importante lang kabalot ang mga tao na naingana na pundo ng musulod para kita mismo sa tong barangay, sa tong locality makabalot na mo dai na siya. Pero kung wala tayong makita na development in relation sa dunag na pundo mo inyong gitag-aw. Asa naman tong pundo kap? Asa naman tong pundo mayor? Asa naman tong pundo? Sir Governor, kay kabalo man tanan na ay Mandanas. Even si Governor Bitaro, very transparent sa mga meeting sa Devolution Committee, kaya gina-create mag-Devolution Committee. From time to time, gina-inform ang public na naingani, na-meeting na ngani, this is in relation to Mandanas ruling na kinahanglan na itong preparasyonan. So, muna sa... Unsang mga opisina, attorney, ang mga ma-devolved? Ang members sa committee, especially kaming finance committee, sila mag-ano na sa budget. So, nahadar ang provincial budget office, nahadar ang account, ang atong provincial accountant, nahadar ang atong kada sa mga cooperative dato, of course, na sila dara atong planning, at ilang gihapon dara, atong agri, pati engineering, pati ating office. So, tanang department na naghahatag ng social services. So, atin na sila sa
sa pag-create revolution committee. For example, ang halimbawa ang project sa barangay kay katong base sa imong nakita o consultation nagud sa mga infrastruktura, no? So unsa ni asa mo sulod diri ang DPWH, so ang municipal o barang subatawag ana nga to ang municipal engineering ba ana ang mosunod diha? Yes, sila ang nag-prepare sa mga program of work kay okay. Sila ang magud ng mga specialty magidan siya, sila mga highly technical na tao nagpang-prepare sa mga necessary na mga documents para mabuo ang isa ka programa lalo na sa infra. Kinaman ng engineer ba kinala involved na importante lang ika sa barangay is maino lang na mo to ilang gusto maitabo. So i-assist sila sa national government. Or at the same time, muna to ginaingunak ko sa mga checkboard para manigulado po na dili po magkaroon duplicitos sa project. Kaya basig na anak po nila sa project sa national. So di na po siguro ano, para kanig, wala pa nalang ninyo, kailangan naman na siya sa project sa national. Pero kung wala pa, kabangan sila mag-prepare sa program of work. So mag-assist. At least, mapaklaro o mahanay good sa matag LGU sa barangay, barangay units na to, no? Kay, yes, kay base ang uban mong good, lahi mong good ang pag-unahuna sa uban ba? Kay siyempre, mububuog kwarta. happy na yun. Mawag niya. Isa na siya sa mga rason yun. Nga noo, na yung mandato ang national, ang even ang Supreme Court kanil sa pag-ano nila implement sa Mandanas rule na itong joint coordination with the national agency to the local government unit. So, para to make sure na naagi programa na madalungan ang Mandanas. Hindi lang siya masayang na budget, na mura lang siya matudara. Wala mag-iunan na magamit, kundi ang mas gila problema ganun, kasi hindi lang po, dili siya magamit. Higo lang siya na naalang sa pundo, dara. Sayang po ang pundo, diba? Ilahalang itago-tago kay hadlok po sila, no? pero unsang mamahimong papel ni kay ang sulte ang civil society organization pwede silang mag-suggest, pwede mo tan-aw, pwede sila mag-participate ba sa budgeting ng ana? Yes sir, pwede sila mag-participate of course kay sa principle of transparency sa pamalaod sir, dapat naamang gina sila naamang involvement ang atong mga non-governmental organization sa na sektor na to, tanan ang pwedeng mag-represent sa isa ka sektor. Kina-appeal na sila dara kay sila man po na magtanaw po. As in fact, sila ganyan mga mga beneficiary for this one, ilang mga organization or individual man sila, ay sila man gid ang para man sa ilahan ng punduhan para social services man sa ng pondo. So tungod kay 2022 na ipatuman ang naasoy nga ruling, but pasabot ni anak karon pa lang dapat ang mga barangay nag-prepare na og ilang budgeting. Nag-prepare na, nabutan nga nila sa program nila, sa ma-include na nila na. Muna na siyang, di ba, bago ta mag-prepare, manggod, o tanaw, atong ma-forecast po, kung pila atong budget for the next year. So bago ta mag-forecast po sa atong programa, para mag-shoot po na siya, na dili siya, maging na, nagdagang putang ang programa para kanila na yung pundo. So dapat kita po niyo muna, uy, kanila akong pundo. So the next thing muna, kanila yung usak ko ay pang programa ng pundo ha. Muna na karoon, ginaguide na sila karoon para sakto na kanilang kwartaha mo abot by 2022, naana siya ipapadulungan sa inyong programa. Sir, salamat yung kayo sa higayon naghihatag ni mo ni atong programa. Basin doon na pa kayo dugang mensahe sa itong mga katawahan, especially sa mga barangay officials na ito o sa mga yanong katawahan. Okay. So makita na to, no, ramdam na nato ang pag-abot sa serbisyo sa national government, ang serbisyo sa local government sa atua, dari sa baba, dari sa atua sa barangay level. So mas better po siguro nakita, magtinabangay na tani kay bitaw. Ato man na permanent giingon na wala man gyud makasulbad sa atong mga problema dari sa atong pamayanan kung dili ta magtinabangay. But kung kita po dapat kita maging involved with ta. Kita mismo nagapamuhi sa barangay, mag-involve ta kay atong tabangan po natong mga barangay officials na sa ilang pag-perform sa ilang trabaho, dili po na ka nang magsilir sila na po mag-una-una. Naaman ta, active naman kayo ang mga tao, labo na through social media, makita man nato na ang mga tao nag-react na yun, nag-appeal, nag-discuss na. So atong ibuhato ni siya na positive way na makatabang ta ang mga mag-una-una sa mga programa na masuggest na to. So atong tabangan,
ang mga atong mga gobyerno, atong provincial government, atong city government, atong municipal government, na unsa pa atong masuggest sila na mabutangan ang pundo, kaya ang pundo na ana. So pasalamat sa President Duterte at huwag nang ipasalamat po siya. Kaya dugay na day kay na, sir, pero wala. Mm-hmm. Wala yung nagtug ba? Wala yung nakatanaw. Mahagod. So, unsi sa, nakakita yung mga senaryo yun, makikipag, dugay naman day dapat na, ano karoon pa lang man siya ma-implement. Mm-hmm. Salamat sa President Administration, Administration ni President Duterte, tapos sa mga bagong mga opisyalis dari sa todo sa probinsya na nagatanaw yun sa pagbago o sa itong mga mas makaayo sa tuwa di, na bisag na itabo ng pandemic karon is makasurvive ra kay hapunta. Mm-hmm. So sa office ni Governor Nancy Katamco, nagpasalamat po of course ang si Gov Nancy sa padayong pagsuporta sa mga tao dari sa province of Cotabato sa paghatod niya sa programa nagatuo sa iya o kanang mga nagasuporta sa iyang mga servisyong ginahatag diri sa tao diri sa province of Cotabato. Sir, salamat din kayo sa higayon o gamayong buntag po. Yes, sir. Salamat sa gamayong buntag po. Thank you so much po. Mga katinig ninyong nabati, si Attorney Nikki Marasigan, ang legal consultant no, ni sa Office of the Provincial Governor, sa opisina ni Governor Nancy Katamco. So at least hinahinay nga ginapasabot sa katauhan kay base makurat. Makuratan na itong mga barangay official sa kadako nga pondong igahin kay mga increase no og 27.68% ang ilahang kasamtangang pondo og kiniigahin ngadto sa mga proyekto. So kung imong tanawon sa positibong bahin, dako kayo ginig tabang kay direkta namang mapatuman ang mga proyekto nga gusto sa mga katawhan alang sa paglambo sa ilahang lugar no. Kung kani imong tanawon sa pikas bahin sa negatibong side nga imong tanawon mga katinig, kay dili manggod kalikayan dagang kayong mga kurakot nga mga opisyal sa barangay o gani katong gipanghatag kani adto, di ba, katong sa SAP nga gipanghatag tungod kay naapektuhan kita sa pandemya, gipangkupitan pa manggani ang katong gamay kayong pondo alang sa 4 piece, gipangkupitan pa manggani kapitan. So money kinahanglan lang itong mga katauhan makabalo sila unsa ang ilahang papel sa pagbantay karon sa pondo, kay kung naay proyekto naay pondo naay korupsyon, di ba? Money ang realidad sa tuwang lugar eh. Mawagin na ito ang nakita na nga mo'y nagpalisod sa tua. So, tungod kay naipondo na, kitang mga ordinaryong yano nga katauhan ato kining bantayan. Pinaagi po sa tama nga proseso. Dili po namantay ka kay mandaot ka, no? Kay ang atong tumong nini, mapatuman ang pondong gigahin alang sa mga proyekto para mulambo ang tanan. Oo, so mana siya ang sa pikas nga side ko imong tanawon. But anyway, dako pa kayo kining hisgutanan. Karon nagaprepare na ang kada barangay, ang kada local government unit, ingon man ang atong provincial government para sa pagpatuman ni ining naasoy nga Mandanas ruling nga magasugod sa sunod tuig 2022. So kung imong tanawon, dili na maglisod ang atong makatauhan kay daghan namang gibubo o ibubo nga pondo kung kini ang mapatuman. Pero kung si Kapitan Kupitan in town, dili unta ka na mahitabo, no? But anyway, magduwa-duwa man po na sila mangupit ba? Basta kung daghang mata nagatanaw. Kung ang mata nagatanaw, para po da sa tanan. Pero kung ang mata nagatanaw, nangita po share dito. Wala, samot yapon, no? So, maghinaot kita nga kinina ang solusyon sa pag-angat sa tuang atoang panginabuhi o sa tuang yao pang-adlaw nga panginabuhian kay tungod ang pondo anaa naman. Alas 6:57 na mga katinig ang atong oras. Samtang nga sa pika sa bahin, daw kita taod-taod og mga dugang mga report. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ato sa tagaang pagtagading pipila ka mga pahinumdom. Keys, Quetaplos, Animal Feed Supplement. Nanong
ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Lima karason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's VitaPlus sa gialimahang hayop kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakumpleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's VitaPlus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima maong partnership sa pag-asenso and nation building pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit ug King's VitaPlus mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Kabay gibuhing piso ng hybrid o manok mang sabong na nakasinati o sakit sama sa halak, pisik, sipunog ubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalimpura o baka adunay samad. Ani-ana ang pinaka-epektibo ng water-soluble powder antibiotic, ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic na adunay upat ka combination sa human-grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang 2-5 gram water-soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon na tubig. Ug ihatag kini sulod sa 5 kaadlaw. Ayaw na paglangan. Sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte. Available sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox Caplet para sa mga sunoy kung manok pang sabong sa mga agri-vet stores. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, panghimagas na report. At nga dawaton karon ang dugang balita gikan sa Davao City. Naasalin niya si Tinig DCSA sa Roan Navasolo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Karuan. Yes, may buntag. Gagaloy sa mga sopin di paminahan sa ato. Ang mga naipas ng mga balita. Gamay lang sa 1% ang nagapakita o mga adverse effects. No, sa 448,235 ka mga individual na unang nabakunahan sa duha ka dosage sa COVID vaccine, no? Dinhi sa ato ang dakbayan sa Davao. Pinaagi pagula nga talaan sa Department of Health Union Office Eleven matag pa ni Dr. Raquel Monteo sa Davao DOH, Davao Local Health Support Division Chief. Nagkarayon na ang mga datos na napakita na 0.008 lamang ka-porsyento o nakasinati kini sila o mga minor effects, no, sa ilahang bakuna nga nadawat. Si Muntiyo Dugan na kanayon nga ang mga minor side effect, no, kining naglangkob sa sakit, no, gumikanusab sa kalintura, na kalintura na ipagtaas sa pressure sa dugo, labi na sa mga taong high blood, na mga skin rashes o ang pagpanakit sa ilahang mga kaunuran o fatigue. Si Montejo doon na kanayon na ang mga kaso sa hypersensitivity reaction paghihapon ang nag-una, no, labi na nga to sa mga comorbid na mga pasyente. Ang DOH official nagkanayon na doon ay 22 sa mga kaigsoonan na to ang una nang nabawian sa kinabuhi kuman mabakunahan. Apan siya nagpaklaro na kinidili tungod sa bakuna kundi litungod na po sa ilahang mga gihambindaan ng mga balatian. Sa pigas bahin sa ato ang mga balita, mukabat nga to sa ato ang mga kaigsunan na ay mga pitila sa ato ang mga kaigsunan dili sa ato ang dakbayan sa Davao, ipaklaro sa DOH, no, na pinalisan sa ilang ipahigayon na virtual pressure na wala pa nila ginakubinda ang mga booster shots para sa ato ang mga kaigsunan. Matod pa ni DOH Davao
Local Health Support Division, Dr. Raquel Montejo, nagkarayon na tanang COVID-19 vaccines ni Agi kini sa Emergency Utilization Authority kon EUA, nga nagpasabot lang na ni Agi na kini sa tulo ka mga clinical trials. Doon na pa'y ginahimu karon na long-term follow-up studies ang mga partisipante o kinahang na pagyapong kinisang i-monitor sulod sa tulo ka tuwi. Una pa man mapagula ang naisgutan nga booster shot. Kini nag-hatudusap o naghimo sa DOH, no, mga opisyal sa DOH, na dili o na i-rekomenda ang mga booster shots. Ang publiko, di pa himangnuan, di ato nakalabay ng Agosto 21, na ang mga impormasyon kalapot usap sa booster shot, iila sa unang i-withheld, una pa man mupagawa o mupagula o kining mga nagkadaiya usap ng mga sentimento. Paglaro, di pa klaro sa DOH, Davao, na wala pa nila ginikubinda ang booster shots na magamit sa mga kaisunan na itong Davaoenyo dinhi sa rehiyon 11. Kung may mga kaisunan, kailangan ito ang mga katikanan, balitag, impormasyon na nukad gikan sa City Hall of Davao. Ini si Tinig Digisize, Roan Abasolo reporting sa 105.7 Joy FM, Kinapawan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Magang salamat, Tinig Digisize, sa Roan Abasolo. Sa naso yung update, mga katinig, gawa na kita igong oras. Musunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa yung kanunay nga pagpaminaw ng programang Tinig ng Bayan. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinapawan City, 105.7. Oras sa alas 7:04 na. Time checks brought to you by Kiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.